Good morning, everyone. And this morning, May 23, 2021 na tayo at nasa online pa rin. So I believe the sense of Abundant Life Ministry is in good condition because of God's divine intervention. And this morning, we will talk about the impact of trusting God in difficult times. And before we pray, let us read the word of the Lord. Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinged feet, and he will make me to walk upon mine high places. To the chief singer of my strength instruments. That is Habakkuk 3 verse 17 to 19. Ngayon mananalangin tayo na magkaroon ng enlightenment sa atin ang salita ng Diyos. At ilang Diyos ngayon. Maga, maasa kami sa iyong tulong at pangunguna na bigyan kami ng gabay. Itong May 23 na Sunday, Panginoon, ay gumawa ka ng milagro sa buhay ng bawat isa sa pamagitan ng iyong mga salita. Maasa ko na ako'y iyong gamitin muli sa pangaral at o pagtuturo sa mga salita mo para sa alalag ng iyong mga anak. Ang Church, Panginoon, Abundant Life Ministry, Incorporated, maasa lamang sa biyaya at gabay ng Espiritu Santo. So, muli, tulungan mo yung lingkod na siyang magtuturo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, when we say Habakkuk, sa Septuagint, he is called Hambakum. Na ang ibig sabihin ng Hambakum ay vegetable flower, fruit tree, and also vegetable. So the revelation of Israel's Redeemer to the nation. The Redeemers from the south, because they are coming from the south. In his appearance, his associates, and his actions. Yan ay sa Habakkuk 3, verse 15 to 13, verse 3 to 4, 3 to 5, and also in 6 to 7. So, the conquest of this Redeemer, 3 verse 8 to 15, then Habakkuk 3 to 9, his power as seen at the Jordan. In Habakkuk 3, 12 to 15, his power, and also as seen in the natural world, 3 verse 10 to 11, and as seen by the enemy, 3, 12 to 15. According to James Watts, this book expressed on characterizing Yahweh as the divine warrior. So in the context of Habakkuk, the first depiction parallels the description of the Chaldeans in chapter 1. The vocabulary of the two passages differs considerably, but the themes echo each other. So this Chaldeans marched throughout the earth. Heavens and earth all
reflect Yahweh's glory. Whereas the Babylonians destroy nations and fortress using earthen ramps, Yahweh shake the earth and mountains on which the nations live. Whereas the Chaldeans throw their horses, compare favorably to predators of land and air. So Yahweh trample the sea, whereas the Babylonians compare with death in their voraciousness. So these Psalms claim that Yahweh defeat sea, which is associated in myth with death, in failed oppositions to king of the gods. So does the effect of the parallel the description of chapter 1 and 2 with that of the Psalms is undermine the enemy ferocious reputation by comparison with Yahweh, which is greater war making powers. So here in Habakkuk, from chapter 1, we could see the violence in Judah. But the prophet Habakkuk does not accuse Israel. I mean, no. So this is the prayer of Habakkuk. He lamented to God. He wants the attention of the Lord. Nais niya na makuha yung attention ng Panginoon. Kasi kung pansin ninyo, itong pagkakataong ito ay talaga namang grabe ang corruption sa leadership, grabe ang injustice, tapos yung Torah was neglected. Kaya itong propeta ay nagbigay ng kanyang questions, complain, no? Complain to the Lord. The first complaint, ang response ng Panginoon, wag, ay hindi ayon talaga sa kanyang nais na marinig. So, ang response ni Lord, inihanda niya yung Chaldeans. Bakit ba? Ano ba ang problema nitong bansang ito? Itong bansang ito ay itinatag ito ni Josiah. Si Josiah sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tapos, pumalit itong anak na si Jehoiakim na ayon sa description ni Habakkuk ay isang wicked king. Ano ba ang ginawa ni Josiah? Si Josiah kasi ang ginawa niya. Hinayaan niya ang salita ng Diyos in 22:11 ng 2 Kings hanggang 19. Ang salita ng Diyos na ito'y makapag-penetrate sa puso at saka sa kaluluwa. In 23 ni 2 Kings, mababasa mo rin doon na binabasa ni Josiah ang salita ng Diyos sa mga leaders. And in verse number 3, 23, nagkakaroon ng covenant, public covenant, to obey the word of the Lord. So, in verse 4 and verse 20, ang ginawa ni Josiah, talagang yung mga idolatrous activities, inalis niya yan sa Israel. Inalis niya yan sa Israel. In verse 21 and 23, ni-reinstate niya ang Passover to remember God's deliverance of Israel. That's what he did. But here comes, nung nag-edad ng 25 years old, si Jehoiakim, anak ito nung unang hari, na gumawa ng mabuti, gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, nang siya ay si Jehoiakim, nag-edad ng 25 years old, naging hari siya. Umabot ng 11 taon ang kanyang pamumuno. But the Bible described his reign. He did what was evil in the Lord's sight.
ginawa niya kung ano yung ayaw ng Diyos na gagawin niya. Kaya nga, itong si Habakkuk, ang kanyang desperate prayer, sabi niya, gaano katagal ako ay tatawag sa iyo ng tulong. Pero hindi mo ako pinakinggan. Nakikita mo ang violence, pero hindi mo sila kami niligtas. Bakit merong injustices? Nakikita mo, Panginoon, ang mga kalikuan, the wrongdoings. Nandyan ang violence, nandyan ang oppression. Nasa harap ko, nandyan yung gulo. Talagang hayag. But the answer, God's response, I am raising up the Chaldeans. Itong masamang bansang ito, inihanda ko ito para sakupin kayo. That's the prayer. Kaya itong si Habakkuk ay patuloy na nag-bargain sa Panginoon. Sabi niya, ikaw ang Diyos. You are the God of eternity. You are Yahweh, my God, my Holy One. Sabi, Lord, you appointed them to execute judgment. You are my rock. You destined them to punish us. Talagang inihanda mo sila para parusahan kami. Your eyes are pure. And you cannot tolerate sin. You cannot tolerate wrongdoings. Ito yung talagang mga nasa saloobin habang ko. So why do you tolerate those who are treacherous? Why are you silent while one who is wicked swallows up one who is more righteous than himself? Paano na nangyari ito? Pero itong mga dalangin ito ay hindi sinagot. No? Kaya minsan sa buhay natin, we need to accept that there are unanswered questions in life. Only God knows there are unanswered questions. But believe that God can use anyone. God can use everything to fulfill His purpose. Nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, may mga katanungan tayo na years by, pass by, but still a question. And now, God has given him the answer. The Chaldeans will be sent to punish this nation. Because this nation is idolatrous. Idolatry is everywhere. And then, yung injustices is the problem of this nation. And if you will notice, when God will defeat the evil or bring justice to all, God will rescue the oppressed. There is an appointed time. That's the reason why Habakkuk give a conclusion. The just shall live by faith. It's his conclusion. The just shall live by faith. According to Reverend T. Edward Copeland, he mentioned in his sermon in YouTube, Habakkuk means to embrace or to reason. So we have heard all the questions of Habakkuk. This is a dialogue between God and Habakkuk. But according to the meaning of his word, embrace or reason. So this time, Habakkuk saw a cultural decay and violence. The law is ineffective
or paralyzed because justice is perverted. But he needs to wrestle it because he knows that God is good. So, pinipilit ni Habakkuk ang kanyang sariling ilalagay sa posisyon ng pamamagitan sa tao at sa Diyos. Dahil alam niyang mabuti itong Diyos na kanyang tinatawagan. If your focus, according to Reverend or Dr. Edward Copeland, is not in the essential, your heart will be scattered as well as your mind. So ang mga tao ngayon na ang kaisipan ay nakapukos hindi doon sa kinakailangan o mas mahalaga, magkakaroon ng kagulumihan ng kaisipan. Anong epekto ba ngayon sa ating kaisipan ang pandemya? Anong naging epekto ng pandemya sa ating social life? Anong naging epekto ng pandemya sa ating spiritual life? Anong naging epekto ng pandemya sa ating physical life, physical na kalagayan sa ating pangangatawan. So, lahat ng ito, kung ang iyong focus ay hindi doon sa mas mahalaga, magkakaroon ka ng kagulumihan. But if you focus on the essential, I believe, you will be in the right track and something good is going on. Just because you don't see God working doesn't mean he ain't working. Then he added that this world is traveling around the sun 67,111 miles per second. You don't feel it, but we are moving. Hindi natin nakita kung paano umikot itong mundo sa paligid ng araw. Pero, gumagalaw. Hindi mo nararamdaman na bumabiyahe ka na para kang sumakay sa bus o sa bus. Hindi mo nararamdaman na gano'n na umuuga ang katawan. Pero, umiikot ang mundo sa paligid ng araw. Ganyan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. May mga katanungan ka sa Diyos na taon na ang binilang pero hindi pa ito nagkaroon ng kasagutan. But believe in the Word of God according to Habakkuk, the just shall live by faith. Manatili ka sa posisyon na kung saan nandyan ang tamang posisyon na hinihintay mo na darating at dadagsa, dadaloy ang mga pagpapala ng ating Panginoon para sa iyo. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Ang akala mo lang, wala siyang ginagawa sa buhay mo. Kaya ang dami mong complain. So, just because you don't see God, you don't feel God, minsan sa ating prayers, para bagang walang kasagutan. Pag nasa church ka o sa bahay sambahan, pakiramdam mo ang layo mo sa Diyos. Hindi mo siya nararamdaman. O hindi mo nakita ang galaw ng kaniyang milagro sa buhay mo. But don't conclude that he is not working. Rest in God's character. Rest in God's track record. Rest in God's resume. You will be relief from the burdens. Maraming kabigatan ang pusong ito. Maraming katanungan ang kaisipan ito. Na para bagang naglalakad ka sa isang daan na punong-puno ng mga hamog sa unahan, hamog sa likod, hamog sa kabilang tagiliran. Hindi mo makita kung ano meron doon sa iyong paligid. But believe that behind that cloud, there is a beautiful sunshine na sa likod ng mga ulap ay merong liwanag si Haring Araw na magbibigay muli sa iyo
ng gabay, makikita mo ang tagumpay sa unahan. Ganun ang Diyos pangako. Ayon naman kay Dr. Tim Keller, our mental health is directly related to our spiritual health and mindset. So, ibig sabihin itong kaisipan ito, kailangan maipokus ito sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan, kung ito'y napokus sa anumang mga pangyayari sa paligid, anumang mga violence, katulad sa time ni Habakkuk, there is violence, there is injustice. Kung doon nakafocus ang mind na ito, talagang magugulumihan at apektado ang spiritual health, apektado ang iyong mindset. But in times of difficulty, we can be worn down by daily and continual pressures and problems. Pwede kang manghina. Pwede kang manglupaypay. Para bagang isipin mo, ayaw mo na. Magdadalawang taon na tayo. Papalit-palit lang ang ating sitwasyon. MECQ, GCQ, so hindi tayo makabuylo pa. At yung iba naman, ang kanilang mga kaibigan, kamag-an, ay mayroong karamdaman. Ang pressures, ang problems, ay pumipit-pit sa kaisipan at damdamin na kung hindi tayo mag-ingat, magkakaroon tayo ng weak and sasabihin natin walang gana, abnormal lethargy ba ang pakiramdam sa pananalangin, sa pamamaraan. But how was Habakkuk able to trust God when things all around him were falling apart? How can we be in touch with God who is good when there is little or no good circumstances surrounding us? Unang tanong, paano si Habakkuk magtiwala sa Diyos? Sa dami ng mga problema ang hinaharap niya. Ibalik ang tanong, paano ka naman magtampo doon sa mabuting Diyos na sa napakaliit na problema na dumating sa atin, hindi ito pwedeng ipagpalit sa kabutihan na ginawa niya. Kaya nga ang problema minsan nating mananampalataya. Namimili tayo ng problemang haharapin. Namimili tayo ng problema ating maranasan. But we need to exercise our faith. These trials and problems is to reinforce your faith. And we need to repeat our faith and trust in God. I will rejoice. I will be joyful in God, my Savior. Remembering all that God has done and how He has blessed us. Rejoicing in God for who He is. Not rejoicing in God for what He has done for this time of life in Habakkuk, but for who He is, the track record of God, and also the character of God, who He is. And kay Gary Harnick, oh, Henry, have you ever struggled to understand why things happen in life that don't make sense? Have you ever questioned God about those struggles and felt that He was silent? What are we to do when God doesn't work in the ways we think He should? Anong gagawin mo? Eh, namimili ka ngayon ng problema. Nais mo na itong gawin ng Diyos. Nais mo turuan ng Diyos.
But when God created the universe, He does not need an advisor. He does not need counselor. God knows everything. We need to trust the omniscience of God. Ah, dapat alam natin ng Diyos alam lahat ng bagay. So ikaw ngayon, pumosisyon ka doon sa arena na kung saan alam mong katatagpuin ng Diyos ang pangangailangan mo. Huwag kang umalis dyan sa spotlight ng Panginoon and believe that one day you can experience the power of God to move upon your life and you can see the glory of the King that is working in you. The book of Habakkuk has some answers to those questions. As Habakkuk shares his own confusion with God, he takes us on a progression of faith from confusion to consolation, from being perplexed to being at peace with God. Life is filled with unanswered why, and we can either torment ourselves trying to understand what God is up to, or we can learn to rest in the Lord. Trust Him. That's the reason why Jesus said, come. He does not told the people, do this, do that, do these things, but come. Know who He is. Just come unto me. At magpalit tayo yung kabigatan mo, akin na. Yung kabigatan ko sa iyo na. And my burden is light. My burden is light. Kasi yung yoke ginamit ni Christ doon. Sa panahon ng pangyayaring ito, pag nag-araro sila, dalawang baka ang gamit. Yung isa yung veterano, yung isa yung medyo turuan. So ang lahat ng bigat nasa veteranong baka. Yung turuan, alalay lang yun. Kumbaga lahat ng bigat mo kay Kristo mo, ipagkaloob. Lahat ng why, lahat ng how, lahat ng what is happening tomorrow because of pandemic, lahat ng questions na yan, give it to the Lord. Trust His hand. And rest assured, the just live by faith. God's unrevealed things couldn't be discerned. We should never persistently ask God why. God's unrevealed things couldn't be discerned. This rejoicing of God in the midst of calamity is the fruit of our divine faith. If the promises were not believed, the soul would not rejoice. Hold on to God's promise. Ano man meron sa unahan, habang naglalakad ka sa paglilingkod, habang naglalakbay ka sa paglilingkod, anong meron sa unahan, anong mararanasan mo, hold on to that promise. You can experience the power of the Chaldeans to strike us. But don't worry. The finishing line, the victory from the Lord is fixed for us. Hindi na pwede alisin yan. Naka-fix na yan. Agumpay. Destroy the vines and the fig trees of the carnal heart and his mirth cease. But those who win fall enjoyed God in all. When emptied can enjoy all in God. They can sit down upon the heap of ruined creature comforts and rejoice in him as the God of their salvation. Running in the way of His commandments, we outrun our troubles. Thus Habakkuk beginning his prayer with trembling inch,
with a song of triumph. Hindi namumunga ang mga fig tree. That's his prayer, yung kanyang psalm. Ako, but it ends with triumph. Ibahin ang puso at damdamin ng mananampalataya. Dumanas man yan ng matinding unos ng pagsubok. Nananatili ang kapayapaan sa puso. Peace remain in your heart. In Job 13 verse 15, though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain my own ways before him. Kahit mira-mira sa inyo, patayin ako, nananatili ang pagtiwala ko sa Diyos ayon kay Job. Psalms 4 verse 7, thou hast put gladness in my heart more than in the time that their corn and their wine increased. Isipin mo, matindi na ang nararanasan mong pagsubok, ngunit nagpapatuloy ka dahil sa Diyos na nagbigay ng kagalakan sa puso. Psalms 43 verse 5, why art thou cast down, O my soul? Ka manghihina, bakit ka manglupay-pay, bakit ka nanlulumo o kaluluwa? And why art thou disquieted within me? Bakit ba nandiyan ka at talagang lugong-lugo o kaluluwa? Hope in God. Tiwala sa Diyos. Ang pag-asa'y sa Diyos. For I shall yet praise Him. Isipin mo, lugong-lugo ka, pero kaya mo pa rin iangat ang kamay para itaas sa Panginoon. Kaya mo pa rin magsambit ng pagpupuri. Who is the help of my countenance and my God? Siya yung nagbibigay sa iyo ng sila. Nagbibigay sa iyo ng panibagong kasalanan. So, ito yung labor of the olive. That is the fruit expected from the olive. Hindi dumating. Fail. Nabigo. Walang ani. Ang hirap sa kalooban. Naranasan ko na magsaka. Minsan, ang laki ng ginastos namin. Tanim kami ng pakwan. Sa Nueva Ecija. Nung inani na. Walang inani. Mayroon man ang liliit. Parang gakamao lang ang laki. Dahil natamaan siya. Mga insekto, agat. Meron naman, pagkakataon na lumaki na yung mga pananim namin, lalaki, ang ganda, biglang dumating ang bagyo. Fail. Digo, parang ito yung damdamin isang taong nasa pagsasaka. The fields, meaning to be a harvest time, the meat cut off. Wala ka na makain, famine, gutom. In Isaiah 58:11, and the Lord shall guide thee continually. May Diyos na gumagawa. And satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Parang may alulod. Parang may bukal. Patuloy ang pagdalo. Iba ang mananampalataya. Ang puso ay panatag pa rin. Dahil nakaposisyon sa presensya ng Diyos. There is no joy amidst of earthly sorrow. In 17, although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the field, and there shall be no herd in the stalls. I would like to tell you that God still reigns. Nasa trono pa rin ang Panginoon. The church is still precious. Our mission is still clear. Our focus
still in heaven, God's word is still true. Totoo ang puso ng isang mananampalataya. Hindi kayang baguhin ng anumang circumstance. Sa post ni Evangelist Basi Akbar, ito yung kanyang nilagay. Where do you find diamonds? Deep down in the ground, covered and protected. Hindi mo hawak ang diamonds, hindi mo nakita ang diamonds. But believe there is a diamond. Natatakpan sa ilalim. Lupa, may diamond. So hindi mo nakikita ang gagawin ng Diyos sa buhay. Nakahanda na ang diamond ng pagpapala para sa ang milagrong para sa iyo. Hindi mo ngayon nahahawakan, hindi mo nakikita. Maniwala ka't meron. Where do you find pearls? Deep down at the bottom of the ocean, covered up and protected in a beautiful nutshell. And at last, inihanda ang Diyos na pagpapala para sa iyo. Ito yung makapagbigay ningning ng iyong mga mata. Makikita sa physical mong anyo na talagang nag-glow, yung aura mo ay talagang nagkakaroon ng glory pag dumating ito sa iyo. But they don't know that deep inside, in our heart, in your heart, mas higit pa sa diamond, mas higit pa sa perlas ang siyang ipinagkaloob na biyaya ng Diyos sa atin. Pero darating yung mga blessings na yan. Hindi mo pa nahawakan. Kasi kumbaga natabunan pa ng mga malalakas na alon ng pagsubok. At sa ilalim noon ay tinakpan pa siya ng mga balakid. Pero ang perlas na yan ay darating sa. Where do you find gold? Way down in the mine covered with layers of rocks, and to get them, you have to work hard and dig deep down to get them. Sa ilalim ng lupa, kailangan mo maghukay. Hahanapin mo ang ginto. Ang ginto na yan, siguradong nariya. Pero hayaan mo ang Diyos sa papawid sa anumang mga damo, anumang mga lupa na nagtabo nito, mga buhangin, graba. Dahil hindi mo kailangan yun. Pero nandyan ang ginto. Darating sa'yo. Diyan. Be like Habakkuk. You are an embracer. Resilient. Pagbunok tayo sa ating sitwasyon. Hawak-hawak natin. Pangako ng salita. God's absolute sovereignty should not be doubted. Ayon kay Cooper, God is the fountain of perpetual joy. The man of the world deeply regrets loss in trial, but the Christian rejoices. Mga taong walang tiwala sa Diyos. Akala mo, lasong sa problema. Pero ibahin ang Kristiyano, may kagalakan sa puso. Those who enjoy God in all things, can enjoy all things in God. Amid the ruins of nature, they are rich in Him. When all created streams are dried, God is an everlasting fountain of bliss. When the granary is empty, an assurance of joy will be better than a harvest home. Mas iba pa rin ang kagalakan niya. Though trials can be severe in their toll upon us, yet ultimately, the just shall live by his way. Thus the prophet expresses determination that he would permit nothing to deflect him from the path of duty. He uses six figures to illustrate this. Figures that are constantly used in scripture as symbol of Israel. Fig tree, vine tree, olive tree, green, flax, and herds. It expresses a feature of spiritual development that will give Yahweh pleasure. The fruit of the fig tree speaks of strength and sweetness. Hindi nagbunga.
So wala yung strength, wala yung sweetness of the vine. Speaks of gladness and new life. Hindi nagbunga. Malungkot ka. At para kang walang buhay. That of the olive, light and illumination. Wala ding bunga. Kaya parang ang dilim ng paligid. That of the fields, food to sustain. Wala. Walang ani, kaya walang makay. That of the flock, nourishment, milk, and clothing for others. Namamatay lahat ng hayop. Walang isusuot. Walang milk o gatas. That of the herd, labor in the field. So, hindi ka ngayon makakilos dahil tuyon-tuyo ang lupa. So, itong Habakkuk ay nagbigay ng larawan sa atin na ang tanging puhunan, kumbaga sa salitang pag-alaman natin, para napalataya. At tayo'y kailangan mamuhay ng may katuwiran. The just shall live by faith. Kaya mamuhunan tayo. Ngayon, ang puhunan ito ang tinatawag nating katuwiran. Huwag nating tipirin ang pamumuhay ng may katuwiran sa harapan ng Diyos. Itudo na natin. Wala man bunga ang olive, vine, wala. Wala kang makuha sa field, sa flock, sa herd. Wala kang makuha lahat yan. Sa fig tree, wala kang makuha lahat yan. But I will rejoice. I will have joy. I will rejoice in the God of my salvation. That is a commitment. Committed ka, yet I will rejoice in Yahweh. Habakkuk was determined to render back to God the fruit in due season. There would be no more sighing, but rather singing. Huwag kang pupunta sa sulok at magmumukmuk. Buntong hininga, palagi maririnig sa iyo. No. Kailangan mong umawit sa Panginoon. Rejoice in Yahweh, always in season to sense. Sabihin, walang oras. Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. Thou hast thrust sore at me that I might fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my song, and is become my salvation. Instead na magsalita ng masama, bakit hindi lumalabas ang pagpupuri sa Diyos sa ating mga bibig? Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Let them consider their privileges. Let them count their blessings. And realize that despite the evil circumstances that may surround them, they have much in which to rejoice. Mas maraming mga bagay na maisip mo na dapat ka maging magalak. Yahweh does not exempt them for trouble. But on the contrary, it is through much tribulation they will enter the kingdom of God. Maraming problem, maraming pagsubok. Hindi yan pwedeng makapag-aalis sa iyo na nariyan ka na sa loob ng kaharian ng Diyos. So God provides the strength to endure, the power to conquer, the hope to see beyond the present, to the joy set before us. Napukos ka doon sa kagalakan, nasa unahan. As a changed man, Habakkuk found that he could rejoice in Yahweh and joy in the God of his salvation. The evils that surrounded him only emphasized the extent of the joy. God is our strength in weakness. Mrs. Grebel commented that even though we don't fully know the problem of suffering, we need to guard our heart and be loyal to God. The Lord God is my strength. Strength to bear trial and to triumph in conflict. The Christian is only a hero and the secret springs of his courage only in God. If he strengthens, nothing can weaken. Nandiyan ang kalakasan, nandiyan ang Panginoon. Wala nang pwede makapanglulupay-pay pa sa iyo. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness.
Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, according to Mrs. Gribble, that even though we don't fully know the problem of suffering, we need to guard our heart and be loyal to God. The Lord God is my strength. Strength for the trial. So the Christian is strong in God. So the Lord God Yahweh, or Yahweh Adonai, sinabi, Yahweh, it is a covenant God, is my strength. This is the only place in scripture where Adonai has been rendered God. No, yung salitang Adonai, a covenant Lord, it is normally translated Lord, Yahweh Adonai. Dito Yahweh Adonai signifies he who will be ruler. Kasi pag sinabing Yahweh Elohim of salvation, Yahweh Adonai, my strength, it is an expression taken from the song of deliverance ni Moises. So, ibig sabihin, itong mga pangyayari na ngayon, ang pandemya, hindi dapat yan makapagpapahina sa iyo. Dapat ikaw ay nasa arena na kung saan kasama ang presensya ng Diyos na bibigay sa iyo. Because the Lord is my strength and my song, and He is become my salvation. He is my God, and I will prepare Him an habitation, my Father's God, and I will exalt Him that led them by the right hand of Moses with His glorious arm, dividing the water before them, to make Himself an everlasting name. He truly our strength, because He will bless us and will be glorified in us. Thou art fairer than the children of men. Grace is poured into thy lips. Therefore, God hath blessed thee forever. Hindi magreklamo, hindi magtanong kung bakit dapat ang lumalabas sa mga labi ay biyaya. Mabiyaya ang mga salita. Lahat halos apektado sa pandemya. Pero kung makasumpong ka ng kausap na mabiyaya ang salita mula sa Panginoon, ang laking tulong. Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever, the branch of my planting, the works of my hands, that I may be glorified. So sa kagilgitnaan ng pandemyang ito, nararasa natin dapat siya pa rin na maluwalhat. Kukuloy kayo, huwag kayo manghimagod gumawa ng mabuti. Huwag kayo manghimagod na magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Iba pa rin yung marami kayong napasayang tao. Kahit nasa kalagitnaan ka ng problema, apektado ang isipan at damdamin, huwag mag-apikto. Kailangan isipin palagi na ang Diyos ay maluwalhati sa iyo. Oh, learn the lesson of divine strength. He saw it revealed in the channel of grace. Parang alulod yan. Dumadalo yung biyan. He was told that God's strength, Yahweh's strength, is made perfect in weakness. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, I am weak, then am I strong. It will enable those compassed with me, weakness of flesh, to rise above their state and develop attributes to the glory of the Father above their normal ability. That would grant you, according to the riches of His glory, to the strengthen or to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. The outward man, maaring makita mo ay talaga namang akala mo dinaanan ng bagyo ng pagsubok, but the inward man is strengthened by the Spirit. I can do
all things through Christ, which strengthened me. This divine strength will cause us to manifest patience, long-suffering, with joyfulness, strengthened with all might, according to his glorious power, and to all patience and long-suffering with joyfulness. He will make my feet like hen's feet. So, ang ibig sabihin, sure-footedness ka. He will make me to walk upon my high place. He expresses confidence that he will find a place of exaltation by the side of the conqueror at the time of his manifestation. So, the expression is used to denote the victorious position. Si Habakkuk nasa victorious position. Ang puso niya. Ang isip niya naka-fix. Uga man ang problema. Ang bansa na kanyang kinaruruna. Ngunit, nagbigay siya ng isang conclusion. The just shall live. I will rejoice. Ayon kay Woodhouse, this divine joy, rejoice in God. There is a great difference between a human and a divine joy. One arises from without, but the other from within. One comes from the Creator, the other from the Creator. Magkaiba. Ang kagalakan na pinaghuhugutan natin. Yung iba sa inyo, hinugot mula doon sa inyo mga kaibigan. Pero ang iba naman, sa Diyos mismo manlilipat. Ang siyang daluyan. Kagalakan ito. So pag ang Diyos ang daluyan ng kagalakan ito, kailanman hindi ito matutuyo. Ano mang pagsubok, ano mang problema na iyong hinaharap, kailanman hindi ito mauubusan ng biyaya. Patuloy na dumadaloy, walang pwedeng humarap. Dahil ang pinagmulan, ang tagapagpunin ka. If our joy depended upon our wealth, it might fail. If upon our friends, it might change. If upon our health, it might be broken, but it depends upon God. And we know that He will supply all our need according to His riches in glory through Jesus Christ. So the essence of this joy is complacency in its object. The joy is nourished and increased by the Spirit with scriptural discoveries of the glory of God in the face of the Lord Jesus. There is abundance of joy that comes to those who give generously. So describe mo yung time na kung saan ang comfort level and in return, you experience joy. Kailan ang huli na nandoon pa rin ang pagkukumahog mo at kagalakan mo sa kalagitnaan ng iyong problema. So, kailan ang huli na naranasan mo na parabagang walang-wala na makatulong sa iyo at wala ka na malalapitan. Pero, hindi apektado ang gladness, ang joy sa iyong kaluluwa. At ang kapayapaan ay nananatili kahit anong lulus na lumating sa buhay. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin na kilang Diyos magpapalain ang bawat isa nakikinig sa pangaral. Umaasa lamang kami na ikaw ang pinagmulan ng kagalakan ito. Purihin ka, Panginoon, Jesus Christ. Amen. So God bless you all and thank you. Thank you everyone and the Lord will bless us.